Ephesians chapter 3, verses 16 to 17. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Efeso Kabanatang 3, mga talatang 16 at 17. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga gilo po naming mga taga-subaybay dito po sa programang Prayer Power, He Answers. You are now watching the morning edition of our program at kami po ay malugod na bumabati sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. I will be your host this morning. Ako po si Brother Lindon Danoog, ang inyong kaibigan at kapatid sa Panginoon. At muli tayo po ay magsasama-sama na isa katuparan ng ating pong misyon, ang ating ministeryo sa umagang ito, dilitibay yung tayo po ay sama-samang maging tagapamagitan sa mga prayer requests, sa mga kahilingan na ating pong matatanggap sa umagang ito. And of course, kinikilala po natin na ang umagang ito ay isang napakalaking biyaya ng Diyos para sa ating lahat. And we can consider this moment as our answered prayer, sapagkat tayo po ay tunay na tinugon ng Diyos sa ating mga dalangin. Nang tayo po ay dumalangin sa Diyos na kanyang ipagkaloob sa atin ang kanyang pag-iingat, nang tayo dumalangin na tayo kanyang bantayan sa buong magdamag ng ating pamamahinga, ito po, karanasan natin ang pagtugon ng Diyos. So, we can consider this as our answered prayer. Kaya magalak po ang ating mga puso, sapagkat ang Diyos ay totoong tumutugon sa ating pong mga panalangin. At ang buhay at lakas na mayroon tayo ngayon, mga minamahal, mga gilong taga-subaybay, ay marapat nating kilalanin bilang namamalaging katapatan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So this morning, we are going to approach the throne of God's grace mamaya po ng konti. And this will be a meaningful moment for us, sapagkat minsan pa ang mga biyaya, ang mabubuting bagay ay muling ipinaganda ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ngayon pa lamang po ay patuloy niyo nang ipagkaloob o ibahagi sa amin, ibigay niyo sa amin, padala niyo po sa amin ang inyong pong mga prayer requests at sa ating pong mga pananalangin. Marami pong makikiisa, maraming mananalangin para po sa inyong mga prayer requests. To God be all the glory. At nariyan na rin po ang mga linya ng komunikasyon na maaari nyo pong pagpadalahan ang inyong mga prayer requests. And of course, through our social media platforms, you can also send your prayer requests. At gayon din po, lagi nating ipinapaalala, hindi lamang tayo maaaring makapagpadala ng ating prayer requests, maaari din po tayo maging instrumento, maaari din tayo maging kasangkapan para mas marami pa pong tao ang makaranas ng bisa at kapangyarihan ng panalangin. Para mas marami pa tayong mga dako, mas marami pang mga individual o sambahayan ang tayo po ay maabot ng salita ng Diyos. And at the same time, maakay din natin sila papanumbalik sa ating Panginoon at maakay din po natin sila sa ganitong uri ng paglilingkod at sa mga pananalangin. Praise the Lord. Ngayon po ay ating natatanggapin ang salita ng Diyos. At ang ating pong mga puso ay muling masisihan
sapagkat ang salita ng Diyos ay tutugon sa ating pong mga espiritual na pangangailangan. To God be the glory. Narito po ang minamahal na Pastor Henry Arandid para po ibahagi sa atin ngayon ang salita ng Diyos. Prayer Power. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang pagsubaybay po sa bawat isa sa atin. At dito sa Prayer Power, He Answers, ay patuloy tayong nagbubulay ng salita ng Diyos upang patuloy tayong masangkapan ng kapangyarihan at karunungan sa salita ng Diyos. At sa mga sandali pong ito, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob sa amin. Sa buhay at lakas na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw ay katunayan na ikaw ay tapat at mabuti sa amin. Maging ang malayang pagkakataon na kami makakalapit sa iyo ay isang malaking kaawaan mo sa amin. Sapagkat habang kami lumalapit sa iyo ay gumagaan ang aming mga pasan, sapagkat ito'y aming naipagkakatiwala sa iyo at inaalis mo ang aming mga kabalisahan. Kaya po tulungan mo ang bawat isa sa amin na sa aming mga panalangin, lubos kaming magtiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang aming pakikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Ang sabi sa aklat ng Juan 14, talatang 6, sinabi sa kanya ni Hesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Atin pong bulayin sa mga sandaling ito ang kahalagahan ng tagapamagitan sa Diyos. Ang tao ay hindi makakalapit sa Diyos sa kanyang sarili lamang. Sapagkat tayo ay hiwalay sa Diyos, tayo ay mga nagkasala, tayo ay nalayo sa Diyos. Kaya nga, mula sa langit ay nagpadala ang Diyos ng tagapamagitan. Mula sa langit ay nagbigay ang Diyos ng tagapagligtas at ating tagapamagitan. At ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. No one can come unto the Father except by me. Kaya kailangan natin ng tagapamagitan. At salamat sa Diyos, ibinigay si Kristo bilang ating tagapamagitan. Kaya sinasabi po sa aklat ng Unang Timoteo, sa 2, sa talatang 3-5, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya nang mamagitan si Kristo sa atin, sinugo siya ng Ama dito sa lupa, sapagkat ang kanyang ipapamagitan ay ang mga tao. At ang ginawa ng Diyos ay nagkatawang tao siya. Ang bugtong na anak ng Diyos ay Diyos sa pamamagitan ng pagiging bugtong na anak ng Diyos. Ngunit siya'y nagkatawang tao, at nang siya'y masumpungan sa anyong tao, siya pa rin ay tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Kung wala si Kristo, ay walang makakalapit sa Ama. Walang sino mang maglalakas ang loob. Walang sino mang makapangyarihan sa lupa. Mayaman man, marunong man, maminamahal, ay pwedeng lumapit sa Diyos. Maliban na kung siya'y lumapit kay Kristo at si Kristo ang mamamagitan sa kanya upang siya'y makalapit sa Diyos.
Purihin ang Panginoon. Kaya mahalaga ang tagapamagitan. At si Kristo ay nagkatawang tao, nakitulad sa tao, upang ang tao ay ipamagitan sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng tagapamagitan? Ang tagapamagitan ay isang tumutulong sa pagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng dalawa o marami pang mga taong may alitan o hidwaan. Kaya tinatawag din itong pintakasi. Sa Kristyanismo, halimbawa ng pintakasi ay ang mga patrong santong dinadasalan at hinihinga ng tulong ng mga tao. Pero sa Biblia, si Jesus ang nagsisilbing tagapamagitan sa Diyos at ng tao. Si Kristo lang, the only mediator. The only mediator. Hindi po marami. Maging ang mga santo kay Kristo lumalapit. Maging ang mga santa, mga santo, ang mga banal, the saints, they have only one mediator. And it is only Christ Jesus. Mababasa po natin sa Aklat ng Gawa, 4, talatang 12, na isa lang ang ibinigay ng Diyos na tagapamagitan dito sa silong ng langit. Isang pangalan lang ang ibinigay ng Ama. Ang sabi po sa Gawa, sa Kabanatang, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Praise the Lord! Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos mula sa langit upang sukat nating ikaligtas. Kaninong pangalan po ito? Sa talatang 10, sa pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Kay Kristo lamang tayo, mga minamahal, may papamagitan sa Ama, may papamagitan sa Diyos. Si Kristo lamang ang ating tagapamagitan. Purihin ang Panginoon. Kaya bakit ngayon nangangailangan ang tao ng tagapamagitan? Bakit kailangan natin ng tagapamagitan? Dahil ang sabi po sa banal na kasulatan, ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Kolosas 1, talatang 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Kaya nangangailangan ang tao ng tagapamagitan ay sapagkat ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Kahit sa mga magkaaway, upang magkaroon ng pagkakasundo, kailangan may mamagitan. Diba, ang magkaibigan, pag nag-away, mayroong mamamagitan. Ang mag-asawa, ang mag-ama, ang mag-ina, ang magkapatid. Pag malalim ang awayan, malalim ang alitan. Pag may namagitan, doon magkakaroon ng pagkakasundo. Pero pag wala, at umiral ang pride, umiral ang kataasan ng isip, mahirap magkaroon ng pagkakasundo. Kaya nga, si Kristo'y naging tagapamagitan upang ang tao ay maipagkasundo sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Yan ang sabi sa aklat ng 2 Korinto sa 5, talatang 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Praise the Lord! Kay Kristo, ang tao ay maipagkakasundo sa Diyos. At sa pamamagitan ng mga sinugo ni Kristo, ng mga apostol, ang tao'y maipapamagitan sa Diyos sa pangalan ni Kristo. Dahil ang Panginoon nasa langit na eh. Paano pa tayo may papamagitan? Meron siyang mga sinugo. Meron siyang mga inutusan. Binigyan ng karapatan. Binigyan ng kapamahalaan na magdala ng salita ng pagkakasundo. Magkaroon
ng pakikipagkasundo ang tao sa Diyos. Kaya ang ebanghelyo na dala ng mga sugo ng Diyos, ito ay tinatawag na Gospel of Reconciliation. Ebanghelyo ng pagkakasundo. Ito ang dapat matanggap natin. Ito ang dapat matanggap ng tao. The Gospel of Reconciliation. Pag hindi ito ang matanggap ng tao, no way na ang tao'y maipagkasundo sa Diyos. Purihin ang Panginoon, sapagkat dito sa Prayer Power, we have the Gospel of Reconciliation. Glory to God. Kaya mga minamahal, bunga ng kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Isaiah sa 59 verse 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Yan po ang nangyayari pagka mayroong alitan, pagka hindi magkasundo, magkahiwalay. Dahil sa kasalanan, ang tao'y nahiwalay sa Diyos. Ngunit, mga minamahal, pag mayroong mamagitan, muling magkakaroon ng pagkakasundo. Salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng tagapamagitan. Yung kasalanan na nagiging hadlang sa katugunan ng ating mga panalangin ay inalis ni Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, wala ng Hudyo o Griego, wala ng pader sa gitna. Pag ang kasalanan ay ipinatawad ng Diyos sa atin, wala nang magiging hadlang sa ating mga panalangin. At ang ating Panginoon, si Kristo na ating tagapamagitan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng marami. Siya, mga minamahal, ang ating tagapamagitan. Purihin ang Panginoon. Kaya, sino ngayon ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? Ang sabi po sa Roma, sa 5, sa talatang 10. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, pinakipagkasundo tayo sa Diyos. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Praise the Lord! Kaya pag tinanggap natin si Kristo bilang tagapamagitan sa atin at sa Ama, makakasumpong tayo ng katiyakan, kapanatagan, kapayapaan, maging ang katugunan sa ating mga kahilingan sapagkat may namamagitan sa atin. Hanggang ngayon, si Kristo ay namamagitan sa atin. Hindi lamang doon sa krus ay namagitan si Kristo sa atin. Hanggang ngayon, sa ating mga pananalangin, ang Panginoon na nasa kanan ng Diyos, sa luklukan ng Diyos, namamagitan sa atin. Kaya mga minamahal, mapalad po tayo sapagkat meron tayong tagapamagitan. At mahalaga si Kristo sa ating panalangin. Hindi ka makapanalangin ng kalugod-lugod sa Diyos pag hindi mo idaan kay Kristo. Kaya ang lahat ng panalangin dapat ay nakadaan, nakatuon sa Panginoon. Sa Ama tayo nananalangin, ngunit kay Kristo tayo dadaan. Kaya sinasabi natin sa ating pangwakas, ito po ang aming dalangin, ito po ang aming kahilingan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Bakit po? Dahil ang sabi ng Panginoon, ayon sa ating teksto, sa Juan 14, talatang 6, no one can come unto the Father except by me. Except by Christ, we cannot come unto the Father.
purihin ang Panginoon sapagkat nasa atin si Kristo at si Kristo ay patuloy na namamagitan sa atin. Salamat po, Amang Banal, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong pagliligtas, sa iyong pagbibigay sa amin ng iyong bugtong na anak upang mamagitan sa amin at kami makalapit sa iyo. Sa mga sandaling ito, patuloy mo po kaming tanggapin bilang iyong mga anak. Patuloy mo po kaming kahabagan at kalugdan at maging dapatin sa aming mga pagtawag, sa aming mga paglapit sa iyo. At ikaw po ang patuloy na maglaan ng biyaya sa amin. Ang lahat ng mga katugunan, ang mga pangako mo ay mapasa amin. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang Panginoon. Prayer Power. Praise God, salamat sa salita ng Diyos na ating pong tinanggap at napakinggan mula sa ating minamahal na Pastor Henry Arandid. Salamat sapagkat ang Diyos ay naglaan sa atin ng tagapamagitan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. To God be all the glory. Tayo po noon ay walang pag-asa
na makalapit sa luklukan ng biyaya at awa ng Diyos. Kung atin pong matatandaan noon sa matandang tipan, hindi po ganun kadali ang lumapit sa luklukan ng awa at biyaya ng Diyos. Hindi basta-basta nakakalapit ang mga tao. Pero nga po, nung tayo po ay kinahabagan ng Diyos ng kanyang ipagkaloob, ang kanyang bugtong na anak, ay nagkaroon po tayo ng tagapamagitan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya every time we are praying to God, every time we are asking something from God, lagi nating kinikilala ang kapangyarihan at kapamalaan ng ating Panginoong Jesucristo. So we are praying everything in the name of our Lord Jesus Christ. To God be all the glory. At ngayon po, tayo ay muling dadalangin sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating mga kahilingang ilalapit ay patuloy po nating ilalapit, ipagkakatiwala ng may buong pananampalataya. Praise God! Alam ko po na naging sapat ang salita ng Diyos sa umagang ito upang maihanda ang ating mga puso sa ating pong mga pananalangin. Nariyan po ang ating mga prayer workers, and they are all set and they are all ready to pray and intercede para po sa ating mga kahilingan. Gayun din po sa mga nagpadala ng kanilang mga prayer requests, kami po ay humihiling na sa oras po ng ating pananalangin sa inyong mga kahilingan, sabayan niyo po ito para po masigit nating maramdaman ang pagkilos ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kapag naririnig niyo po na ipinapanalangin ang inyo pong mga kahilingan sa ngayunan po natin, if we need to rebuke our afflictions, our infirmities, if we need to rebuke all those struggles that we are facing right now, gawin po natin para po maitaboy natin lahat ng mga bagay na bumabalisa at bumabagabag sa atin. Glory to God. Tayo po ngayon ay sama-samang manalangin. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Sapagkat pinangyari mo po ang aming mga kahilingan, ang aming mga panalangin. Hindi mo kami binigo sapagkat ngayon kami ay mayroong buhay at lakas. Ang iyong mapagpalang kamay ang nag-ingat sa amin sa buong magdamag ng amin pong mga pamamahinga. At ngayon, ang napakadakilang pribilehyo, ang napakagandang kapalaran ay muli mo pong ipinagkaloob sa amin. Sapagkat minsan pa kami ay mayroong buong kalayaan na lumapit sa iyo sa umagang ito. O Diyos, amin pong isinusuko sa iyo ang lahat. Ikaw lamang po ang makatutugon sa amin pong mga pangangailangan. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay para sa amin. Abutin mo po kami sa aming iba't ibang kalagayan. Sumagana nawa muli ang iyong awa at ang iyong biyaya para sa amin. Ipagkaloob mo rin po sa amin ngayon, O Diyos, ang iyong walang hanggang kapatawaran, ang iyong pangunawa. Ipakundanganan mo po kami sa aming mga paglapit sa iyo. Ipagpatawad mo po, Ama, ang aming mga pagkakasala. Hallelujah! Alalahanin mo po ngayon, O Diyos, ang prayer request mula po kay Ferlin Dizon, ang kanyang kahilingan para po sa kanyang pamilya at para sa kanyang career. Tulungan mo po na lagi magkaroon ng direksyon ang kanyang karera sa kanyang buhay. Nawa, O Diyos, ay gabayan mo po siya maging sa kanyang mga plano, sa kanyang mga pagpapasya. Lagi mo siyang sangkapan ng karunungan. We are also praying for her friend na sina Jeffrey De Silva Llanes. Nawa po'y maging successful ang gagawing abdominal operation sa kanya sa buwang ito. Tulungan mo po, O Diyos, na maging handa ang kanyang katawan at ang kanyang kalusugan sa kanyang pagdaraan ng operasyon.
Alalahanin niyo po si Analiza Ortega Dizon, ang kanyang prayer request para po sa kanyang pamilya. Biyaan mo po sila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tulungan mo rin po si June Dizon sa kanyang pagmamaneho sa araw-araw papuntang trabaho. Ingatan mo po siya, maging sa kanyang mga daraanan, ikaw ang mag-iingat kung paanong ligtas siyang umaalis sa kanilang tahanan. Ligtas mo rin siyang ibabalik sa kanilang tahanan. Tulungan mo rin po maging si Elder Roger Montesino, Pastor Melchor Pocis, Elder Ronald Katakutan, at si Nimuel Crisostomo, at ang kaibigan niyang si Lorna Villanueva. Mga pangalan po na aming nabanggit ay binabagabag ng karamdaman. Ang aming pong dalangin, O Diyos, nawa ay makasumpong sila ng biyaya sa iyong paningin. Tulungan mo po na guminhawa sila, makalaya sila sa mga karamdaman na kanila pong nararanasan ngayon. Hallelujah! We are praying for Mileth Sangkap Entredicio, ang kanyang kahilingan para sa kanyang asawa na isang dialysis patient. Bigyan mo sila ng katatagan ng kalooban. Tulungan niyo po, O Diyos, na sa gitna ng pagsubok at pakikipagbakang ito, ay huwag silang mawala ng pag-asa. Nawa, maging sa kanilang mga pangangailangan, maglaan ka po ng mga taong tutulong sa kanila. Aalalay sa kanila, lalong-lalo po sa mga pinansyal na gugulin. Hallelujah! Kahabagan mo po sila, O Diyos. Alalahanin mo po ang prayer request ni Marisa Miranda para po sa kanyang anak na si Mark Andre Miranda. Nawa po'y makapanumbalik siya at maging maayos ang kanyang pamumuhay. Yes, Lord, kahabagan mo po si Mark. Nawa'y huwag maubos ang iyong biyaya para sa kanya hanggat mayroon siyang pagkakataon, hanggat mayroong tsansa na ikaw ay kanyang mapaglingkuran. Nawa po'y magawa niya ito sa lalong madaling panahon. Tulungan mo po na laging magkaroon ng puwang sa kanyang puso ang iyong mga salita, ang iyong mga pagpapaalala, upang siya po, O Diyos, ay patuloy na tumalima sa iyo. Hallelujah! Alalahanin mo po, Ama, ang kahilingan mula po kay Rosalie Binoza, ang kanya pong prayer request para kay Sister Che Alba. Ingatan mo siya sa kanyang nalalapit na panganganak sa buwang ito. Yes, Lord. Ang iyong patnubay nawa ang kanyang maging karanasan. Ingatan mo po ang buhay na kanyang dinadala sa kanya pong sinapupunan. At sa araw po ng kanyang panganganak, gawin mo po itong matagumpay at maluwalhati. We are praying for Elsie Zaparilla Bailon, ang kanyang kahilingan para po sa kanyang pamilya. Ikaw po ang maglaan ng kanila pong mga pangangailangan. Maging ang kanilang mga kalusugan, iyo pong isaayos. Alalahanin niyo po si Cristeta Mercado, ang kanyang prayer request para po kay Baby Marcus Miles. Pagalingin mo po ang mga kati sa kanyang balat. In the mighty name of Jesus, mahabag ka po kay Baby Marcus. Tulungan mo rin po si Marco, na sana po'y makasakay na muli siya sa barko. Yes, Lord, ipagkaloob mo po ang kanyang mga kinakailangan. Alalahanin niyo po si Bella Bell, ang kanyang kahilingan para kay Mama Emeline Felismino na mayroon pong bukol. Hallelujah! Magdalang habag ka po sa kanya. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Hallelujah! Nawa po'y iyon na pong lusawin. Iyong tunawin, O Diyos, ang bukol na nasa kanya. Hallelujah! In the mighty name of Jesus, lingapin mo po ang kahilingan ni Dulce San Juan, ang kanya pong unspoken prayer request para po sa kanyang mga apo na sina Rosel San Juan Cabalza, Brandon Santos, at Ludwig Van Crisostomo. Pagpalain mo po
tangkaw nilang mga paghahanap buhay. Maging si Luis Emmanuel na kasalukuyang mayroong hika, ikaw po ang magpaginhawa sa kanya in the mighty name of Jesus. Palakasin mo po ang kanilang mga immune system. Ilayo mo sila sa mga sakit at karamdaman. Ngayon din po, narito ang kahilingan ni Cosme Virtudazo. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya. Ipagkaloob mo sa kanila ang magandang kalusugan. Pasaganay mo po ang iyong biyaya sa kanilang sambahayan. We are praying for Jade Grimaldo. Palaguin mo po ang kanilang business. Yes, Lord, as we pray for this prayer request, ikaw na po ang magbukas ng mga pinto ng pagkakataon upang sumagana sa kanila ang iyong pagpapala. Sa mga taong nasa paligid po nila, naway madama din po nila kung paanong dumadaloy din sa kanila ang pagpapala. Higit sa lahat, pagtibayin mo po ang kanilang pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah! As you prosper them, tulungan niyo pong mag-akay ito sa kanila sa higit na pagtatapat at pagtalima sa iyong banal na kalooban. We are praying for Jonah Servalios, ang kanya pong anak na si Mark. Iyo pong pagalingin ang kanyang karamdaman. Hallelujah! Iyo pong ibsan ang pananakit ng ulo na kanya pong nararamdaman. Ngayon din, ipagkaloob mo po sa kanya ang kaginhawaan. Hallelujah! Hallelujah! Alalahanin niyo po ang prayer request mula po kay Daisy Gatmaitan Umali. Ang kanyang buong pamilya, ilingapin mo po. Abutin mo po ng iyong mayamang biyaya. We are praying for June Labay. Ang kanyang prayer request. Yes, Lord, we are praying for Pastor June Labay. Sa kanyang kalagayan ngayon, iyo pong gawing normal at maayos ang function ng kanyang puso. Hallelujah! At nawa po'y maging maganda at mapayapa ang result ng kanyang lab test. Yes, Lord, lingapin mo po ang aming manggagawa. Lingapin mo po, O Diyos, ang kanyang mga paglilingkod sa iyo. At ngayon, sa panahon na siya'y nangangailangan ng iyong pagpapagaling at pagpapalakas, tulungan mong tanggapin niya ito. Gantimpalaan mo po, O Diyos, ang kanyang mga pagpapagal at ang kanyang ministeryo. Alalahanin mo po si Erica Joy Balansay, ang kanyang kahilingan para po sa kanilang nalalapit na LET exam. Nabay, ipasumpong mo sa kanila ang pagtatagumpay. Hallelujah! Tulungan mo po na sa pamamagitan ng kanilang mga paghahanda, sa mga reviews na kanilang ginagawa, O Diyos, kasangkapanin mo ang lahat ng ito upang magresulta sa kanila ng tagumpay. Hallelujah! Sangkapan mo sila ng karunungan, ng kahusayan. In the mighty name of Jesus, we are praying for Maximo Malonzo. Ang kanya pong kalagayan ngayon ay iyo pong lingapin. Kahabagan mo po siya, O Diyos, sa kanyang pinagdaan ng mild stroke. Tulungan mo ngayon din ay unti-unti niyang tanggapin ang panibagong lakas na mula sa iyo. Hallelujah! Ang mga bahagi ng kanyang katawan na apektado, hindi niya maikilos ng maginhawa, paginawain mo po ngayon in the mighty name of Jesus. Hallelujah! We are praying for his full recovery. We are praying for Olivia Francisco, ang kanyang anak na mayroong karamdaman sa mata. Ikaw po ang tumulong at magdalang habag. Hallelujah! We are praying that all the medications, all the treatments, all the therapy will be accurate and effective para po sa kanyang lubos na kagalingan. Hallelujah! Alalahanin mo po maging ang kahilingan mula po kay Nelia Ruiz. Ang kanya pong prayer request para kay Leonora Aler, pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. Yes, Lord, ipagtagumpay mo siya sa kanyang pakikipagbaka sa karamdaman. In the mighty name of Jesus,
alalahanin niyo po ang prayer request from Lito Orbase para kay Lee Roman Orbase sa kanyang pag-aaral. Ipagkaloob mo sa kanya at isangkap ang katalinuhan at tulungan mo rin pong maabot niya ang kanyang mithiin sa kanyang pag-aaral. Pagtagumpay mo po siya. Hallelujah. Alalahanin mo po ang kahilingan from Andres Solanib, ang kaligtasan ng kanyang buong sambayan. Iyo pong laging ipinatili sa kanila. Bakuran mo sila ng iyong mayamang pag-iingat in all areas of their life. Let them feel your provision, lalong-lalo po sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. Pagtibayin mo po sila, Ama, ang iyong mga salita, O Diyos, ang kanilang lagi maging kaaliwan. Hallelujah. We are praying for Olivia Francisco. Ang kanya pong prayer request para kay Wenbun Bayrula. Tulungan mo pong maipagtagumpay niya ang kanyang civil service exam. Yes, Lord, sa iyo po kami umaasa. Alam po namin na ikaw lamang ang makapagdudulot sa kanya ng tagumpay. Tulungan mong ito'y kanyang makamit sa pamamagitan ng iyong mayamang habag at awa. Alalahanin mo po si Marites Galicia Angeles, ang kanyang unspoken prayer request. Patuloy mo pong pagkaloob ang katugunan at ang mga kaparaanan. We are praying for Kathleen Joyce Angeles and Kenneth Luis Angeles. Ano man ang kanilang mga kalagayan at pangangailangan, tulungan mong masumpungan po nila ang iyong biyaya. Gayun din po aming idinadalangin ang prayer request para po kay Brother Andy Adriano Cruz. Lord, we are praying for his condition. Kami nagpapasalamat sapagkat nagdulot ka po ng pagbabago sa kanyang kalusugan. Salamat po sapagkat naranasan niya ang malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Patunay lamang po ito, Ama, na pinakinggan mo ang kanyang mga dalangin. Ngayon kami patuloy na humihiling sa iyo na ang iyong patnubay ay lagi niyang maging karanasan sa bawat araw. Ipanumbalik mo po ang sigla ng kanyang pangangatawan, ng kanyang kalusugan, at ipanumbalik mo po ang kanyang lakas. Hallelujah! Maging ang tanas ng kanyang pag-iisip, O Diyos, maging ang kanyang propesyon ay nawa ay manumbalik na sa kanya at magampanan niya na muli ang kanyang mga tungkulin. Hallelujah! Lagi mo siyang bigyan ng kapayapaan. Lagi mo siyang aliwin, O Diyos. Hallelujah! Alalahanin mo po ang prayer request mula po kay Nelia Ruiz, ang kanyang kahilingan para kay Perseliano Canciran. Pagalingin mo po sa kanyang nararanasang heart enlargement in the mighty name of Jesus. Magdalang habag ka po sa kanya. Nawa po'y maging normal ang function at kalagayan ng kanyang puso. Hallelujah! We are praying for Olivia Francisco's nephew, si Gian Walter, sa kanya pong nalalapit na bar exam. Kami po'y dumadalangin na ang iyong patnubay ay kanya pong maging karanasan. Turuan mo din naman siya na ipagkatiwala ang lahat sa iyo at sa araw po ng kanyang exam, ang iyong karunungan, ang kanya pong magiging sandata, ang iyong mga kaloob na talento, ang iyong mga kaloob, O Diyos, na kahusayan, ang kanya pong magiging gabay sa kanyang tagumpay. We are praying for Sally Fulgado, ang kanyang anak na si Baby Austin. Pagalingin mo po sa kanyang karamdaman. Nawa po'y maging maayos ang lahat ng result ng kanya pong lab test. And we are praying for Baby Austin's fast and full recovery. Alalahanin niyo po si Arlene Pagala, ang kanyang kahilingan. Nawa ikaw po ang tumugon. Ano man ngayon ang kanyang pangangailangan, abutin mo siya ngayon ng iyong mapagpalang kamay. Ipasumpong mo sa kanyang iyong mga kaparaanan, Ama.
Hallelujah. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sa mga pagkakataon pong ito, nais nating kilalanin ang ating pong mga top sharer this morning. Yan. They deserve to be recognized sapagkat sila po ang nagiging katuwang natin para po patuloy nating maipakilala pa ang programang ito at madala pa ang salita ng Diyos sa mas marami pang sambahayan, sa mas marami pang individual at maipakilala pa sa kanila ang bisa at kapangyarihan ng panalangin. So, thank you for sharing our live stream kay Bella Gumarang, maging kay June Gomez. Maraming salamat din po kay Catherine Zotomayor Aguirre. Gayun din po kay Karen Sung, Flor de Liza Viaje, Erlinda Dario, Jerry Olog Santiago Zonio, Maria Amor Villarosa, Karen Salazar of Tana, Marites Galicia Angeles, Jess Amora, Nick Guevara, at maging kay Mary Grace Villarosa, Maria Luz Villadiego, Melvin Joshua Comel, Winal Pagarigan, at maging kay Nelda Jose. Maraming salamat din po kay Olive Rivares, Rochelle Magzumbol, Erica Joy Balansay, Dolores Palacio, Chelsea Gintunuki, at maging kay Romnick Estiron, and kay Cherry Castro, Aileen De Los Reyes, Hazel Alvaran, at maging kay Maylin Villarba, and Ronaline Elias. Thank you din po kay Jevil Coyson, at kay Grace Albarando. Yan, marami pa po sila, pero yung mga nababanggit po natin, sila po ang ating mga top sharer ng ating pong programa. At alam po natin na maaaring yan po ay hindi natin pa nakikita ang resulta ng mga ginagawa natin pagsusumikap. Pero sa likod po niyan ay ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. By sharing our live stream, baka tayo ay mayroong mga taong naabot na nawawalan na pala ng pag-asa. They feel hopeless. Kumbaga, nararamdaman nila na miserable na ang buhay. Pero nang ibahagi natin ang ating programa sa kanila, nakita nila na mayroon pa palang pag-asa. Nadama nila na mayroon palang Diyos na handang magsalba sa kanila mula sa mga pag-iikahos, sa mga sakit at karamdaman, sa mga kahirapan. Praise God. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pong pananalangin. Glory to God. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, patuloy po kaming dumadalangin sa iyo ngayon. At dalangin po namin na pagindapatin mo po ang bawat isa sa amin. As we pray for this prayer request, as we intercede for those people who badly need your help, your mercy, tulungan mo po na maging mabisa at makapangyarihan ang pamamagitan ng iyo pong mga anak, ng iyong mga lingkod. Narito po aming idinadalangin ang prayer request mula po kay Maria Cristina Nicolas. Tulungan mo po, O Diyos, na maging maayos ang daloy ng kanila pong business, sa kanila pong branch. Nawa po ay dumami pa ang kanila pong mga kliyente. Yes, Lord, we are praying for their operation. Gawin mo po itong matagumpay at mapayapa. Hallelujah. Ipaglaan mo po sila ng mga kliyente, ng mga customers na tatangkilik po sa kanilang mga produkto at serbisyo. Alalahanin niyo po si Albe Obispo. Ingatan mo siya't gabayan sa bawat araw. Ang kalusugan at matatag na pananampalataya, iyo pong laging ibigay sa kanya. We are praying for Raquel Mendoza. Ang kanyang kahilingan para po sa kapatid na Mila Mendoza
na mula po sa kanyang operasyon, sa kanyang katarata. Lord, we are praying for her fast and full recovery. Muli mong ipanumbalik ang kanyang lakas. Hallelujah. Si Herminia Suarez, ang kanya pong pamilya ay amin pong idinadalangin sa iyo, maging ang Hersin family, Valeroso family, Safra, Facun, Sedeño, Toribio, Makiisa. Tulungan mo po silang makiisa sa Home Free 15. Yes, Lord. Ang mga sambayang ito, Diyos, ay akayin mo sa ganitong gawain upang sila din naman ay tumanggap pa ng mas lalong malawak na pagpapala na mula sa iyo. Alalahanin mo po ang kahilingan ni Francisco Isko Hoson, ang kanya pong prayer request para po kay Belen de Guzman, maging kay Grace at maging kay Bing. O Diyos, tulungan mo po na tanggapin nila ang kaginawaan at kagalingan mula sa iyo. Hipuin mo ang kanilang mga karamdaman. Hallelujah. We are praying for the unspoken prayer request of Chit Alaer Asagra, Angie Gavileno, Rojazel Mulat, Merby Iglesia, Faith Ogatis, Sunny Calderon, Nessie Casapaw, Andres Solanib, at maging si Sterfina Fordan, Marilyn Amansek de la Cruz, Margarita Maur, maging si Angeli Mora, Jocelyn Lopez Marcos, Janelle Masangkay, Nancy Hermohino, at Seng Manabat. Yes, Lord, lingapin mo po ang kanila pong mga unspoken prayer requests. Tulungan mo po na umayon palagi ang pagkakataon. Umayon sa kanila ang mga kaparaanan mo. At naging manaway maging kasapatan po nilang lagi ang mga katugunan na ipagkakaloob mo sa kanila pong mga kahilingan. We are praying for Dina Bayaga sa kanyang unspoken prayer request. Ikaw po ang maglaan ng katugunan, maging si Lori Zonio Cortez. Ipaglaan mo po ng katugunan ang kanya pong unspoken prayer request. Hallelujah. Sama-sama po naming inilalapit, maging ang kahilingan ni Mercy Morales Ferrer. Loobin mo po na magkaroon sila ng financial freedom. Yes, Lord, we are praying for financial breakthrough in the mighty name of Jesus. Iyo po silang iahon sa anumang mga paghihikahos. Hallelujah. Lingapin niyo po ang prayer request mula po kay Tessie Cabarrubias. Nawa po ay mabilis na maubos ang kanilang paninda. Yes, Lord. Lagi mo pong itaguyod ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Alalahanin niyo po, Ama, maging ang prayer request ni Evelyn Manalad Manzano. Ang kanya pong kapatid na si Eleanor Ducusin, ingatan mo po ang kanyang pamilya. Hallelujah, we are praying for Myra Hardin Oredo. Pagalingin mo po sila sa mga karamdaman. Ang nararamdamang pananakit ng ulo ay yun na pong ibsan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We are praying for Ricora Escaladia Santiano. Nawa po yung mag-grant na ang visa ng kanyang anak patungo po sa Australia. Yes, Lord, pangyarihin mo po ito sa lalong madaling panahon. At kung siya'y palarin na makarating po sa bansang Australia, tulungan mong doon ay patuloy na mahayag ang iyong dakilang gawa para sa kanya. Alalahanin niyo po ang prayer request ni Sister Fina Fordan para po kay Michael Angelo and Aman. Nawa po ay makasama sila sa paglilingkod at sa pananampalataya. Yes, Lord, tulungan mo po si Michael at maging si Aman
Nawa po'y magkaroon ng puwang sa kanilang mga puso ang iyong mga salita upang sila po, O Diyos, ay makakilala sa aming Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas. Buksan mo po ang lahat ng kaparaanan, O Diyos, para dumating sa kanila ang pangunawa at ang pananampalataya. Hallelujah! Alalahanin mo po ang kahilingan mula po kay Dolores Palacio, ang kanya pong prayer request para kay Lani Cruz Centeno, kay Angela Quaresma, Melody Quaresma, gayon din po para kay Lovely Joy Esoga Amar, Gina Agustin, kay Liani Antonio, Faye Rosales, Ann Vistan, Merliza Venturina. Ipagkaloob mo po sa kanila, Ama, ang mga kaparaanan mo na tutugon sa kanila pong mga pangangailangan. Ikaw ang patuloy na maluwalhati at mapasalamatan sa mga pagbabago, tagumpay at katugunan na iyo pong papasapitin sa kanila. Hallelujah! Sama-sama po namin inilalapit maging ang prayer request mula po kay Christina Magat. Ang kanya pong biyanan na si Eduardo Magat at Rene Aldeguer. Tulungan mo po sila sa kanilang pangingisda sa araw-araw. Ilayo mo sila sa mga sakuna. Hallelujah! Sa kanilang mga paglalayag, O Diyos, ikaw ang kanilang magiging patnubay. We are praying for Jevil Coyson, ang kanyang kahilingan para kay Brother Boy Coyson. Lord, we are praying for Brother Boy's full recovery. Panumbalik mo po ang kanyang sigla, ang kanyang lakas, O Diyos. Hallelujah! Alalahanin mo po maging ang kahilingan mula po kay Christina Magat. Amin pong idinadalangin ang kanyang biyanan na si Eduardo Magat at Rene Aldeguer sa kanila pong pangingisda sa araw-araw. Lagi mo silang iligtas at gabayan. Hallelujah! Ikaw po ang gagabay, hahawak ng kanila pong mga paglalakbay. We are praying for Mayra Oredo. Tulungan mo po si Mayra, O Diyos. Ang kanya pong kahilingan, igawad mo sa kanya ngayon ang kaginawaan. Iyon na pong pawiin ang kanyang nararanasan at nararamdamang pananakit ng ulo. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah! Gayon din po aming idinadalangin ang unspoken prayer request ni Lito Orbase. Ikaw nawa ang maglaan sa kanya ng katugunan, maging ang kanyang kahilingan para kay Maria Lida Orbase. Ikaw po ang maglaan ng iyong mayamang tugon. Hallelujah! Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Answered prayer. Praise God. Ngayon naman po ay ating basahin ang mga mensahe na magbibigay sa atin ng kalakasan at inspirasyon. Ito pong mga answer prayer na atin pong natanggap sa umagang ito. Mula po kay Flor Picones, narito po ang kanyang mensahe. Good morning po to everyone. God bless us all and praise the Lord. Nagpapasalamat at nagpupuri ako sa una sa Panginoon at sa bumubuo ng Prayer Power Team, He Answers. Dahil ang iba pa po sa aking kahilingan ay tinugon na ng Panginoon. To God be the glory. Mula po kay Herminia Suarez. Glory to God. Answered unspoken prayer requests. Praise the Lord. Mula po kay Remy Flemington. Isang mapagpalang umaga po
Ako po ay nagpapasalamat sa bumubuo ng prayer power, especially po ang prayer warriors. Gawa po ng sa biyaya at habag ng Diyos, na-meet ko po yung score ko sa English test, which is overall average of 7, at makapag-aaral na po ako ng care aid dito po sa bansang Canada. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. To God be the glory. Congratulations po kay Sister Remy Flemington. Mula naman po kay Elaine Venancio Carlota. Thanks po sa prayer para kay Brother Bong Carlota. Pinaglaanan siya ng gamot. Galing po sa Goodman Health. God is good. To God be the glory. Mula po kay Janelle Masangkay. Salamat po sa aming kagalingan sa ubo at trangkaso. At mula naman po kay Myra Oredo. Salamat po Panginoon. Answered prayer po. Fit to work na po ang result ng medical exam ng aking anak na si Brother JV. To God be the glory. Praise God. Salamat po sa mga ipinadala niyo pong mga answered prayer. Tunay nga po na ang pangalan ng Diyos ang lubos na napapapurihan sa mga katugunan po, sa mga answered prayer na inyo pong ibinabahagi dito sa ating programa. At sa iba pa natin mga viewers, sana po ito ay nagiging inspirasyon natin at umaakay sa atin para mas lalo pang magtiwala sa magagawa ng Diyos. Glory to God. Another answered prayer. Tayo po'y tutungo sa susunod na bahagi na ating pong mga pananalangin. Glory to God. Tayo po'y magpapatuloy sa ating mga pamamagitan. Let us pray. Hallelujah. Amang banal, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat. Sapagkat narito po ang iyong mga katugunan, O Diyos, na pinararating mo sa bawat individual, sa mga taong lubos na nagtitiwala sa iyo. Salamat po sapagkat ang iyong katugunan ay kanila pong tinatamasa. Narito po ngayon, patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Ama. Daming pong inilalapit ang kahilingan mula po kay Jevil Cuyson, ang kanyang prayer request para kay Brother Boy Cuyson. Ikaw po ang mahabag sa kanya. Ano man po ngayon ang kanyang nararanasan o mga nararamdaman sa kanyang pangangatawan, sa kanyang kalusugan, dalangin po namin na magdalang habag ka po sa kanya. Hallelujah. Nawa po'y maranasan niya ngayon ang iyong mayamang biyaya. Maging sa mga medical test na isasagawa sa kanya. Nawa'y maging matagumpay, dakilang Diyos. We are praying na maging normal po ang kanyang endoscopy at maging ang kanyang colonoscopy. Hallelujah. Nawa'y wala namang ano pong, walang masumpong ang anumang karamdaman sa kanya. Hallelujah. Sa kanyang mga pagdaraan ng procedures, O Diyos, ipagtagumpay mo po siya. Hallelujah. We are praying for Christina Magat. Ang kanya pong prayer request para sa kanyang biyenan na si Eduardo Magat. Tulungan mo po, O Diyos, maging si Rene Aldiguer sa kanila pong pagtatrabaho sa araw-araw. Iligtas mo po sila sa kanilang pamamasada sa araw-araw. Ilayo mo sila sa mga sakit at karamdaman. Hallelujah. Gayon din po, patuloy naming idinadalangin maging ang prayer request mula po kay Adelaida Matricio. Pagkalooban mo siya ng kalakasan sa bawat araw. We are praying that in all areas of her life ay tanggapin niya po ang mga biyaya na mula sa iyo. Hallelujah. Alalahanin niyo po si Emilio Katigbak III
ang kanya pong kahilingan para kay Joshua espanto mula sa pagkakaparalisa. Ibangon mo po siya, dakilang Diyos, na taglay ang kalakasang mula sa iyo. Gawin mo pong masiglang muli ang kanyang katawan at ang kanyang kalusugan. Pasiglahin mong muli, O Diyos, ang kanyang katawan. Hallelujah! At tulungan mo pong maging mabilis ang kanyang recovery. Ang mga therapy na ginagawa sa kanya, O Diyos, gamitin mong epektibo sa kanyang lubos na kagalingan. Alalahanin niyo po, maging ang prayer request mula po kay Emilio Katigbak III, ang kanyang kahilingan para kay Camille Mendoza. Ano man po ang kanyang karamdaman, amin pong sinasaway sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo po ang sama-samang tinig ng pananambitan ay maging mabisa at makapangyarihan, at dumating nawa kay Camille ngayon ang kaginawaan. Ibangon mo siyang malakas at matatag in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Gayun din po, Ama, amin pong idinadalangin ang prayer request para po kay Sister Eileen De Los Reyes. Lord, we are always praying for your mercy. Nawa ito ay igawad mo po sa kanya sa bawat araw ng kanyang buhay. Tulungan mo pong madama niya na marami pong nagmamalasakit sa kanya, maraming nagbabantay sa kanya sa panalangin, at higit sa lahat, ikaw ay nariyan na kanyang matibay na sandigan upang sa kanyang mga hamon, sa mga pakikipagbaka na kanyang kinakaharap ngayon, ay mayroon siyang pagkukunan ng lakas. Hallelujah! Patuloy mo siyang aliwin ng kapayapaang nagmumula sa iyo. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Gayun din, O Diyos, amin pong patuloy na idinadalangin sa iyo. Maging ang prayer request mula po kay Sally Folgado, ang kanyang anak na si Austin, na maging okay po ang lahat ng result ng kanya pong lab test. At sa iyong mayamang habag, O Diyos, sana po'y makalabas na sila ng ospital sa lalong madaling panahon. Hallelujah! Lingapin mo po ang kahilingan ito. In the mighty name of Jesus, tulungan mo po ang kahilingan ni Ronaldine Elias para po sa kanilang munting tindahan. Ikaw po ang magpalugo nito, O Diyos. Kasangkapanin mo po ang kabuhayang ito upang tumustos sa kanila pong mga pangangailangan. And also, we are praying for financial breakthrough. Ipasumpong mo po sa kanila, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Alalahanin mo po, maging ang prayer request mula po kay Anilin Tasis, ang kanya pong pamangkin na si Mark Vincent Sabigan. Pagalingin mo po siya sa kanyang pneumonia. Hallelujah! Magdalang habag ka po sa kanya, Ama. Tulungan mo po na ang mga gamot na kanyang tinitake, ang mga treatment or therapy na kanya pong pinagdaraanan ay makatulong po sa kanya upang higit na manariwa ang kanya pong kalakasan. Hallelujah! Gayun din po, O Diyos, amin pong idinadalangin ang iba pang mga kahilingan na hindi po namin nabanggit sa umagang ito. Kami po'y umaasa na yamang sila po ay naging kaisa namin, yamang sila po ay sumabay sa mga pananalangin na aming ginagawa sa mga sandaling ito. Alam po namin na sila din naman ngayon ay pinapadalhan mo ng iyong mayamang biyaya. Inihahatid mo sa kanila ngayon, O Diyos, ang mga mabubuting bagay. Ipinaghahanda mo po ang kanilang mga buhay ng tagumpay. Hallelujah! Amang banal, patuloy kaming dumadalangin ng iyong kahabagan ay masumpungan po ng aming bansa, maging sa aming po mga kababayan. Marami po sa aming mga kababayan ngayon na nagwawalang bahala
patuloy na lumalakad sa kanilang mga daan, patuloy na lumilihi sa iyong kalooban. Ngunit ang amin pong dalangin, O Diyos, naway huwag mahuli ang lahat para sa kanila. Ipasumpong mo pa po, O Diyos, ang mga taong makapaglilingkod sa iyo. Ipasumpong mo po ang mga taong mananampalataya sa iyo. Ang mga taong magkakaroon pa ng bahagi sa kaligtasan, ipasumpong mo po sa araw-araw na paghayo ng iyong mga anak, sa araw-araw na paghayo ng iyong mga lingkod. Tulungan mo pong lumakip sa kanilang mga pangangaral, sa kanilang mga paghayo, ang iyong mga kababalaghan, ang iyong mga makapangyarihang gawa. Ilakip mo po sa kanila, O Diyos. Hallelujah. Gayun din po, aming hinihiling na patnubayan mo po ang kalagayan ng aming bansa. Sana po, O Diyos, ay magabayan mo ang mga sistemang umiiral sa aming pong bansa, sa aming pamahalaan. Tulungan mo po na maging maayos ang sistema, maging maayos ang pamamahala ng mga nasa katungkulan. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan sa lahat ng kanilang ginagawa. Sa kanilang mga pagpapasya, O Diyos, gabayan mo po sila at tulungan mo po na huwag balutin ng kadiliman ng kanilang mga puso at pag-iisip. Naway magkaroon po ng puwang sa kanilang mga puso at isip ang mga bagay na nauukol sa iyo. Nang sa gayon po, ang kanilang mga pangunguna, ang kanilang mga liderato ay maging pagpapala po sa aming bansa at sa aming pong mga kababayan. O Diyos, amin pong sinasaway sa kanila ang mga matayog na pag-iisip. Amin pong sinasaway ang mga korupsyon. We rebuke the self-interest. Tulungan mo po na unahin nilang isipin ang kapakanan ng aming bansa at ng aming pong mga kababayan. Pagalingin mo po, O Diyos, ang aming lupain. Pagalingin mo ang lupain ng bansang Pilipinas. In the mighty name of Jesus, tulungan mo po ang lupain ito ay madilig ng iyong ebanghelyo. Ang tigang na lupa ng aming bansa ay diligin mo po ng kapangyarihan ng iyong mga salita. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po maging sa aming mga paglakad at gagampan ng mga tungkulin sa araw na ito. Gabayan mo po kami. Ipagtagumpay mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng kalakasan na harapin ng anumang mga hamon ng buhay. Higit sa lahat, dalisayin mo po ang aming mga pananampalataya at tulungan mo kaming manatili sa iyong panig, sapagkat sa iyong panig, O Diyos, naroon ang pagtatagumpay. Sa iyong panig, sa iyong presensya, naroon ang kasaganaan ng biyaya. Hallelujah! Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Tayo po ay minsan pang nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito ay nakumpleto na ang ating pong mga spiritual na pangangailangan. Tinugon ng Diyos, tayo po ay pinagkalooban ng dalisay na salita ng Diyos na totoong nagpasigla ng ating mga espiritu. Tayo ay nakalapit sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin at hindi lamang yon, marami pong nanalangin sa ating pong mga prayer requests. So natitiyak po natin na yung sama-samang pananalangin na yan ay ginawang mabisa at makapangyarihan ng Diyos. To God be all the glory. Kaya sana po ang araw na ito ay patuloy na maging makabuluhan sa ating lahat. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos sa panahon na tayo nakakadama, na tayo po ay defeated. Huwag po natin na itolerate, huwag po natin i-entertain ang ganyang pakiramdam, yung ganyang damdamin. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoon at bigyan tayo ng tamang prinsipyo, ng tamang pananaw kung paanong haharapin ang mga pakikipagbaka at hamon ng buhay. Glory to God. At nawa ang ating pong mga pananampalataya ay patuloy na umiral. Ano man mga sitwasyon ang ating harapin, nawa ay lagi pong maging gabay at tulong natin ang salita ng Diyos at ang ating pong pananampalataya. Praise the Lord! Ngayon pong mga sandaling ito ay sandali kami magpapaalam sa inyo
Ngunit sa mga susunod pong pagkakataon ay sama-sama pa rin tayo sa mga pananalangin at pamamagitan. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ako po si Brother Lindon Danoog. Ito po ang Prayer Power, He Answers. Thank you for praying with us. Don't worry, you can still reach us through one of our following hotlines. Take a moment to send us your prayer request anytime. May God richly bless you with an even deeper understanding of His love and purposes as you seek Him and believe in the power of prayer. To God be all the glory.